Magandang buhay! Maligayang pagbabalik sa EP Pinoy. Ako nga pala ulit Sir Jeff, ang inyong gabay at guro sa asignaturang edukasyong pantahanan at pangkabuhayan. Sa nakalipas na aralin natin, natalakay natin ang wastong paraan ng pagpaplantsa ng mga damit. Ang pagpaplantsa ay isang bagay na isinasagawa pagkatapos labhan at patuyuin ang mga damit. Ginagawa ito upang maalis ang mga gusot o mga lukot na namuo sa damit dahil sa paglalaba at pagpapatuyo ng mga ito. Mas nagiging kagalang-galang at kaakit-akit tingnan ang isang taong naplantsa ang damit. At bilang pagbabalik-aral o review sa ating nakalipas na aralin, kailangan ninyong pagsunod-sunurin ang mga hakbang sa pagpaplantsa ng polo at ng pantalon. Isulat ninyo ang bilang ng sagot sa inyong mga kwaderno. Simulan natin sa pantalon. Narito ang mga hakbang sa pagpaplantsa ng pantalon na kailangan ninyong pagsunod-sunurin. Una, at isunod ang bahagi ng tahi ng zipper. Bulsa, isunod ang bahagi ng baywang. At sinturera, patungo sa balakang at hita. Sunod naman ay ang mga hakbang sa pagpaplantsa ng polo. Narito ang mga hakbang na kailangan ninyong pagsunod-sunurin. Unahan ng polo, bahagi ng balikat sa likuran, kuwelyo, isunod ang manggas, harapan at ang ibang bahagi. Ngayon naman, i-check natin kung tama ang inyong mga sagot. Para sa pagpaplantsa ng pantalon, narito ang wastong pagkakasunod-sunod ng mga hakbang. Unang paplantsahin ang bulsa ng pantalon, pagkatapos susundan ito ng tahi ng zipper, tapos ang bahagi ng baywang at ng sinturera, at ang pinakahuli ay ang pagpaplantsa patungo sa bahagi ng balakang at ng ngita. Para naman sa polo, narito ang wastong pagkakasunod-sunod ng mga hakbang. Ang unang paplantsahin ay ang kuwelyo nito. Pagkatapos, susundan ito ng manggas, tapos ang balikat sa likuran, pagkatapos ang unahan ng polo, at ang pinakahuli ay ang harapan at ang iba pang mga bahagi nito. At bilang panimulang gawain para sa ating susunod na aralin, na ito ang inyong activity. Lagyan ninyo ng bilang 1 hanggang 5 ang inyong kwaderno. Pagtambalin ang mga bahagi ng isang makinang depadyak na panahi sa hanay A sa mga gamit na mga ito na matatagpuan naman sa hanay B. Isulat ninyo ang titik ng inyong sagot sa inyong kwaderno. Narito ang mga ilan sa mga bahagi ng isang makinang depadyak na ginagamit sa pananahi. Sa unang bilang, needle camp. Pangalawa, needle bar. Ikatlo, bed o kama. Ikaapat, presser lifter. At ang panglima ay throat plate. Kailangan nyo pagtambalin ang mga bahaging ito sa mga kagamit nila dito sa hanay ba. A. Kagamitan ng karayom o kabitan ng karayom. B. Patungan ng tahi. C. Nagtataas o nagbababa ng presser foot. D. Platong metal na nasa ilalim ng karayom. E. Nagsisilbing kabitan ng karayom. Kung tapos na kayo sa pagsagot, maaari na tayong mag-check ngayon. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay letter A. Pangalawa, letter E. Ikatlo, letter B. Ikaapat, letter C. At ikalima, letter D. Tanong ko lang, anong kagamitan ang malaking tulong
ang hatid sa pagbuo at pagkukumpuni ng mga damit? Ang sagot? Makinang depadyak. Ginagamit ang makinang depadyak sa pagbuo ng mga damit na sinusuot natin at sa pagkukumpuni ng mga ito. Para sa araw na ito, pag-aaralan natin ang mga bahagi ng isang makinang depadyak, kung saan pag-uusapan din natin ang mga gamit ng mga bawat bahagi na ito. Sa aralin natin ngayon, inaasahan na matutunan ninyo ang pagtukoy sa mga bahagi ng isang makinang depadyak. Ang isang makinang depadyak na panahi ay mayroong mga pangunahing bahagi. Isa sa mga ito ay ang tinatawag na cabinet o kahon. Ang cabinet o kahon ay bahagi ng makinang depadyak kung saan itinatago ang ulo o ang pinakakatawan ng makina. Karaniwan ding mayroong itong nalagyan na yari sa kahoy para sa mga sinulid, gunting at iba pang kagamitan sa pananahi. Ang pangalawa naman ay ang tinatawag na ulo. Ang ulo ay ang buong makinang panahi. Binubuo ito ng mga maliliit at tiyak na bahagi upang ang makina ay umandar. Sunod naman na pangunahing bahagi nito ay ang tinatawag na bed o kama. Ang bed o kama ay ang patungan ng tinatahi. At ang pinakahuli ay ang ibaba ng makina. Bawat pangunahing bahaging ito ay may mga tiyak at detalyado pang mga bahagi na bumubuo sa buong makinang depadyak na pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Pag-usapan muna natin ang mga maliit na bahagi ng ulo ng makinang depadyak. Isa mga ito ay ang tinatawag na balance wheel o gulong na pangkamay. Ang balance wheel ay isang maliit na gulong sa gawing kanan ng ulo na umiikot sa pamamagitan ng kordon sa makina. Ang sunod naman ay ang tusukan ng karete o tinatawag din na spool pin. Ito ay nasa itaas na bahagi ng makina, ulo ng makina, at dito inilalagay ang karete ng sinulid. Ang sunod naman ay ang tinatawag na ikiran ng sinulid ng bobina o bobbin winder. Ang bahaging ito ay malapit sa balance wheel at mag-iikit ng sinulid ng bobina. Ang sunod na bahagi naman ng ulo ay ang tinatawag na stitch regulator o pang-ayos ng tahi. Ang stitch regulator ay nakalagay sa ibabang ikiran ng sinulid. Inaayos at kinokontrol nito ang haba ng mga tahi. Sunod naman ay ang tinatawag na tension regulator o pang-itaas na panghigpit. Ang tension regulator ay nag-aayos ng luwag o higpit ng mga tahi ng makina. Sunod ay ang tinatawag na thread take-up lever o panikwas na sinulid. Ito ang bahagi ng ulo ng makinang depadyak na humihila ng paitaas sa labis na sinulid. Ang kabilya ng karayom o needle bar ay ang bahagi ng ulo ng makinang depadyak kung saan inilalagay ang karayom. Ito rin ang nagdadala ng sinulid sa ibabaw habang nananahi. Ang sunod naman ay ang presser foot. Ito ang pumipigil at gumagabay sa tela habang nananahi. At upang maitaas at maibaba ang presser foot, ginagamit naman natin ang presser bar lifter o tagataas babang pisador.
ang faceplate ay takip sa bandang kaliwa ng braso ng ulo na makin ng depadyak na maaaring alisin upang maparaan ang kabilya ng karayom. Habang ang tornilyong pampaandar o kilala rin sa tawag na stop motion screw ay isang malaking tornilyo sa gitna ng balance wheel. Maaari itong luwagan o sikipan. Itinitigil nito ang galaw ng makina kapag niluluwagan at pinaandar naman kapag sinisikipan ito. Kaya tinawag itong stop motion screw o tornilyong pampaandar. Ang throat plate o metal na pambibig naman ay isang makinis at makintab na metal sa ibabaw ng kama ng makinang depadyak. Dito pinadaraanan ang karayom at sinulid. Habang ang ngipin ng makina o tinatawag din na feed dog ay nasa ilalim ng presser foot. Ang bahaging ito ay may ngiping gumagalaw na siyang naguusad sa tela habang ito ay tinatahi. Ang slide plate o takip na metal naman ay nasa gawing kaliwa ng kama. Yari ito sa makinis at makintab na metal at binubuksan ito kung aalisin o ilalagay ang kaha sa bobina. Ang kaha ng bobina or bobbin case ay pinaglalagyan naman ng bobina. Nasa bandang ibaba ito ng feed dog na hugis bilog. Dito inilalagay ang bobina. Ang bobina naman o bobbin ay lalagyan ng sinulid sa ilalim ng makina. Ngayon naman, talakayan naman natin ang mga bahagi sa bandang ibaba ng makinang depadyak. Ang una sa listahan ay tinatawag na korea, kulindag o kaya tinatawag din na cordon. Sa English, tinatawag natin ito na belt. Ang belt ay ang balat na lubid na naguugnay sa maliit na gulong o balance wheel sa itaas ng ulo ng makinang depadyak at sa malaking gulong sa ilalim nito. Ang sunod naman ay ang tinatawag natin na band wheel o malaking gulong. Ito ay makikita sa gawing kanan sa ilalim ng cabinet ng makina. Ito ang malaking gulong sa ibaba na kinakabitan ng korea o ng belt at nagpapaikot sa balance wheel. At ang pinakahuli naman ay ang tinatawag na treadle o pedal. Dito ipinapatong ang mga paa upang umandar at umikot ang malaking gulong o band wheel sa ilalim sa tulong ng pitman rod. Ngayon naman, subukan natin ang inyong napag-aralan. Gamit ang internet, mag-print ng larawan ng isang makinang depadyak. Matapos makapag-print ng larawan nito, pangalanan o i-label ninyo ang bawat bahagi nito ayon sa ating napag-usapan o napag-aralan ngayon. Kung wala naman kayong access sa internet, maaari kayong gumuhit ng isang larawan ng makinang depadyak sa isang malinis na papel tulad ng bond paper. Pagkatapos, maaari nyo na itong pangalanan o i-label mga bahagi nito. Ngayon naman, oras na upang sukatin natin ang level ng inyong mga natutunan sa ating talakayan. Lagyan ng bilang 1-5 ang inyong kwaderno. Tukuyin ang pangalan ng bawat bahagi ng makinang depadyak na ipapakita sa inyo. Isulat ang titik ng sagot sa inyong kwaderno. Para sa unang bilang, anong pangalan ng bahagi ng makinang depadyak na ito?
A. Balance wheel. B. Spool pin. C. Tension regulator. Pangalawa, anong pangalan ng bahaging ito? A. Needle clamp. B. Belt. C. Bobbin case. Ikatlo, anong pangalan ng bahaging ito? A. Treadle. B. Presser foot. O C. Feed dog. Pang-apat, ano ang pangalan ng bahaging ito? A. Presser foot. B. Bobbin winder. O C. Ban wheel. Pinakahuli, ano ang pangalan ng bahaging ito? A. Throat plate. B. Feed dog. O C. Slide plate. Kung tapos na kayo, maaari na tayo mag-check ng inyong mga sagot. Para sa unang bilang, ang sagot ay letter A. Ikalawa, letter C. Ikatlo, letter A. Ikaapat, letter C. At panglima at pinakahuli ay letter C. Maraming salamat sa pakikinig at sana ay marami kayo natutunan sa ating talakayan ngayon. Sikapin ninyo matandaan lahat ng mga napag-aralan natin ngayon dahil makakatulong ito para sa ating susunod na aralin. Muli, ito si Sir Jeff nagsabing, matuto at gumawa, ipipinoy. Paalam!